natin mga katik, mayroon tayong gagawing changhong 32 inches. Ang problema nito, kumukurap yung ilaw niya sa standby. Dito. Saksak natin. Yan guys, tingnan nyo. Kumukurap siya. So, okay guys, motion natin. Totoo. Ito, saksak natin guys. Nabuksan natin ang TV. Ayan guys, yung sensor niya. Yung ilaw niya nag-sipping. Susukat tayo ngayon ang supply. Ito guys, magsusukat tayo ngayon ng supply. Bago-bago yung supply, siya stable. Yung stable yung supply niya. Try natin ngayon tanggalin yung supply sa cord. Ito, supply ng cord ito. Tanggalin natin. Yan guys, 5.2 volts. Yung main board natin kung nakakabit ito, bumabagsak yung supply dito. Check natin yung main board natin kung may short. Okay naman mga katek, wala naman siyang short dito sa mga regulator niya, normal naman walang short, sabihin normal to, walang problema dito, baka dito sa power supply ang problema natin. Check tayo natin yung power supply, pero pag nakabunot dito, nakabunot to, normal naman yung supply, wala namang pagbabago. Pero pag nakakabit to, nag-bibling to. Check natin to kung mayroong short dito sa power supply. Baka pag nag-trigger on tong board natin, nakakaroon ng problema dito sa load side. Sa switch muna ito. Check natin. Thank you.
Guys, parang may tama ito. Ito guys, may parang short kong IC na ito. Ito yung IC na driver sa backlight. Driver ito ng backlight natin. Ito nga, sunog na ito nga yun ha. Well niya, sunog na. Kaya nadali din yung IC na ito. Okay guys, bubunutin muna natin ito. Bunutin natin ito, check natin itong shirt na. Okay, short to. Ito guys, yung coil na papunta sa inverter natin, sunog na sunog.
Ito guys, rewind lang natin to. Kapalitan lang natin ang wire. Ito na pamalit natin. Rewind natin ulit ito. So guys, malapit na matapos. Tapos na lang. Ito na guys, tapos na yung coil natin. Tapit natin. So guys, papalitan natin to. Dito na tayo kukuha ito. Pang-intercept ito. Saklas lang. Okay na guys, nakalit na natin. Try natin ngayon kung buo pa itong driver ng backlight. Yung switching niya kung buo pa. Testing natin. Sasaksak ko na guys. Tapos ito yung ikaw niya. Guys, nag-i-down na siya. Hindi na siya nag-i-clean. Tapry natin ngayon kung buo pa itong driver ng inverter natin. Kung i-i-down pa siya. Okay na guys, sila na matay siya ulit guys. Ibig sabihin nyo nagpo-protect, may problema pa rin sa backlight natin. Try natin ngayon tanggalin yung backlight. Ito, tatanggalin natin ito. Tapos pa sa ikaw. Tapos punawin na rin natin. Tapos sasaksak ulit. Yan guys, meron na siyang pulang. Ulitin natin kung pag hindi nakakabit yung backlight natin, kung magno-normal itong ilaw natin, sabihin may problema na itong inverter natin.
Yun. Green na siya. Yan guys, hindi siya namatay. Dahil yung supply ng backlight natin, tinilas natin. Pero hindi siya namatay. Susukatin ngayon natin kung may supply siya sa may panel. So, tingnan natin kung may supply. So, sa 13.5 supply ng panel, pero wala siyang backlight dahil may problema yung backlight. Malamang sira na yung switching IC para mag-light sa backlight niya. Ang gagawin natin dito guys ay i-convert na lang natin yung backlight nito. Kakapit tayo ng panibagong inverter. Mapakita ko sa inyo kung paano ito guys. So guys, ito yung kapalit natin ngayon dyan. Ito guys, ito kapalit natin. Ito yung output mo ito. Dito tayo papasok. Guys. Bit plus bit. Tapos, apat na negative pagkabilaan. Ito yung dalawa. Para rating lang dito sa deliver. Ang deliver ko kay Lazada. Wawiringan natin to. Ito. Ito yung switching. Backlight cone saka adjust. Nakapit ko guys. Ito, backlight on. Ito, adjust. Adjust, tapos backlight on. Ito, adjust, tapos backlight on. Wiring ko ngayon yung supply. Dito tayo kukuha ng supply. Ito, ground, tapos 22. Wiring ko lang, tapos pupunta dito. Thank you.
guys, nakabit ko na yung white natin grounding, tapos itong kuda kasabit natin. Testing na natin guys. Okay na guys, ang ginawala natin dito yung problema na short yung ito, short yung driver niya sa backlight, yung transistor niya, MOSFET ito eh. Ngayon nung nirepair natin, nagpalit tayo ng bagong ganito, tapos nilagay natin ito eh, hindi na rin siya gumana. Bali yung pinaka switch yung IC nito, walo yung paa, bali nadamay din mo. Kaya ginawa ko, kinonvert na lang sa universal inverter. Okay guys, sasarado na natin ito, tapos tingnan natin yung picture na nga. Okay guys, ito ngayon yung pampuan.